Isang makakalikas ng araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa panibagong episode ng CLN by Heartland Podcast. Ako po si Erlinda Eugenio, ang inyong host para sa episode na ito. Sa pagpapatuloy po ng aming pagbabahagi tungkol sa mga mandatong pangkapaligiran ng Environmental Management Bureau, atin pong pag-uusapan ngayon ang Republic Act No. 6969 o ang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990. Narito po si Engineer Lily Amor Castro ng Environmental Management Bureau, Region 3, upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang RA 6969 at ang kahalagahan kung bakit natin ito kailangang malaman. Magandang araw po, Ma'am Lily! Magandang araw! Ako ay nagagalak na ibahagi sa inyo ang kaunting kaalaman tungkol sa RA 6969 para mas maintindihan po natin kung ano ang saklaw ng batas na ito. Ang RA 6969 o mas kilala bilang Toxic Substances and Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 ay inaprubahan noong October 26, 1990. Ang focus ng batas na ito ay yung mga tinatawag nating toxic chemicals o yung mga mapapanganib na chemical. Hazardous waste, ito yung mga basura na delikado sa atin. At ang nuclear waste, na ito yung mga radioactive na substances na atin. Ano nga ba ang layunin ng batas na ito? Una, para magkaroon tayo ng inventaryo ng mga kemikal na ating ini-import, ginagawa o ginagamit dito sa Pilipinas para malaman natin ang mga impormasyon tungkol dito para maprotektahan natin ang ating kalusugan at kapaligiran. Pangalawa, para mabantayan natin yung importasyon, paggawa, pagproseso, pagbenta nitong mga chemical na to na maaaring magbigay ng hindi kanais-nais na peligro sa kalusugan natin at sa kapaligiran. At para tayo rin ay makasunod sa ating mga batas sa national at sa international. Pangatlo ay magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, kagaya nga sa paraan ng podcast na ito, para malaman nila, malaman natin kung ano nga ba yung talagang peligrong kaakibat sa paggamit nitong mga toxic na chemical na ito. At panghuli ay para maiwasan na gawing tapunan ng mga mapanganib na basura ang Pilipinas. Ang ating opisina po na DENR Environmental Management Bureau, ang ahensya ng gobyerno na inatasan na magpatupad ng mga provision ng ating batas na RA 6969. Ano nga ba yung mga example ng toxic chemicals na tinatawag natin? Unang-una, meron po tayong tinatawag na cyanide o baka mas kilala natin ito yung panglinis ng mga silver na alahas natin. Delikado po ang cyanide sa kalusugan natin. Nakakalason po ito. At pangalawa, meron po kasing maling gamit ng cyanide. Ito yung tinatawag nating cyanide fishing. Nilalason po yung mga isda, nasa stun po sila, pero hindi sila mamamatay para madali lang silang makuha. Ito po yung illegal na pamamaraan ng ibang mangingisda sa pagkukuha ng mga aquarium fish. Pangalawa po, meron tayong tinatawag na mercury o sa Filipino o sa Tagalog ay asoge. Ito yung mga ginagamit sa dating thermometer at sphygmomanometer. Yan, napaghahalataan yung edad ko. Baka ang mga Gen Z nating mga tagapakinig ay hindi na inabutan yung mga ganito dahil digital age na sila. Pero yung mga lumang thermometer po tsaka sphygmomanometer ay dating may lamang mercury. Pati na rin po yung ating pasta. Yung mga silver na pasta po, yun yung tinatawag natin na mercury amalgam. Pero sa ngayon, hindi na siya ginagamit. Makapapansin natin, puti na yung pasta na gamit sa panahon ngayon. At yung mga small scale mining rin natin,
Gumagamit kasi sila ng mercury para ma-recover yung mga maliliit na piraso ng gold. Tapos, yung gold para makuha po ay na-vaporize yung mercury. Ang matagal na exposure dito sa mercury ay nakaka-damage ng ating nervous system. Sa Japan nga po, may tinatawag tayong Minamata disease na ang dahilan niyan ay ang pagka-expose rin nila sa mercury. Dalawa lang yan sa mga example ng toxic chemicals na talagang binabantayan natin sa ating ahensya dahil mapanganib nga siya sa ating kalusugan at sa kapaligiran kapag hindi naging tama ang paggamit nito. Ngayon, ano naman po yung tinatawag nating hazardous wastes? Ito yung mga substances na wala ng ligtas na commercial na gamit kahit sa agricultural o economic. At ito rin yung mga byproducts, mga residues, mga contaminated na gamit sa ating manufacturing industries. At maaari itong magpresenta ng mga unreasonable risk or panganib sa ating katawan at sa environment. Anong mga example naman nitong hazardous waste natin? Kahit tayo, actually kahit tayo sa bahay ay nakakapag-produce ng hazardous waste. Hindi lang nakukuha or napoproduce ang hazardous waste sa mga kumpanya or sa mga planta. Kahit sa bahay natin, maaaring hindi natin alam na tayo ay nakakapag-produce ng hazardous waste. Isa sa mga example nito, yung mga bumbilya natin. Kahit fluorescent man yan or LED, pareho pong hazardous waste yung mga yan kapag napundi na. Dahil kapag fluorescent po, yan yung meron tayong mercury. May mercury vapor ang ating fluorescent lamps na nasabi nga natin kanina ay delikado sa ating katawan. Ang mga LED naman po ay hazardous pa rin kahit na sila ay mas energy efficient. Dahil sila naman po ay merong arsenic na delikado rin po sa ating katawan. Anong pinagkaiba ng hazardous waste versus sa mga normal na solid waste natin? Kung ang waste natin or basura natin ay nag-e-exhibit ng at least isa sa apat na characteristic na ito, ay automatically considered na po na hazardous waste siya. Itong apat na characteristic na ito ay toxicity, reactivity, ignitability, at corrosivity. Para madaling tandaan, ang acronym natin ay TRIC. T, toxicity, R, reactivity, I, ignitability, at C, corrosivity. Para sa mas kumpletong listahan ng mga hazardous waste, pwede po nating tignan ang ating Department Administrative Order 2013-22 sa Table 2.1. Nandyan po yung listahan ng mga hazardous waste. Meron po tayong mga coding na ginagamit. From A101, yun po yung mga basura natin na may cyanide, hanggang M507. Itong M507 po ang code na ginagamit para sa mga household hazardous wastes or special wastes na tinatawag natin. Toxic po, yun yung mga nakakalason sa atin or delikado sa ating kalusugan, kagaya ng example natin kanina, ang cyanide at mercury. Pangalawa po yung reactivity ay yung mga material na sa normal na kondisyon ay nagkakaroon ng reaction. Maaring sumasabog sila o mabasa lang sila ng konti ay nagkakaroon ng reaction. Tapos ang pangatlo po ay ignitability. Ito yung mga flammable materials natin kagaya ng mga solvent natin. At panghuli, ang corrosivity, ito po yung mga matatapang nating acids and bases. Acid po kapag yung pH ay below 7 at ang base po ay pH above 7. Ang neutral pH po kasi natin, yung 7. Pero, mako-consider lang natin na hazardous waste kapag pH below 2 at pH above 12.5. Ngayon po, meron tayong pandemya ng ang COVID-19. Yung mga PPE na ginagamit natin, yung mga face mask po,
Yung mga yan ay kinoconsider nating hazardous waste or infectious waste. Kasi hindi na natin alam ngayon kung sino yung may COVID talaga or wala, kasi meron nga tayong mga asymptomatic patients. So, ang mga masks po natin ay automatically considered as infectious waste. Kaya hindi po natin dapat yan hinahalo sa mga basura natin. Kahit sa bahay, dapat meron tayong hiwalay na lalagyan para sa mga ito. Para sa protection din naman ng mga kumukuha ng ating mga basura. Kung gusto nating mas matulungan yung ating mga kumukuha ng basura, na frontliners din natin, ay pwede din nating magkaroon ng initial disinfection, itong mga masks at gloves na ginagamit natin. Pwede tayong kumuha ng isang kutsarang bleach, ihalo po natin sa isa't kalahating litro ng tubig, at saka ibabad natin doon yung mga nagamit nating masks at gloves ng 30 minuto o kalahating oras. Ito po ay initial disinfection na maaari nating gawin. Sa hazardous waste management po natin, meron tayong tatlong tinatawag na key players. Yung una po, yung hazardous waste generators. Generators, kagaya po natin sa bahay natin, tayo yung nagpo-produce ng hazardous wastes. At pangalawa po, yung tinatawag na hazardous waste transporters. Sila yung mga humahakot ng mga hazardous wastes. At yung huli po, yung tinatawag nating TSD or Treatment Storage Disposal Facilities ng mga hazardous wastes. Kaya yung mga basura po natin na hazardous, hindi yan dapat nakahalo sa ating mga normal na basura, yung mga nabubulok, hindi nabubulok, recyclable. Dapat po meron silang hiwalay na lalagyan. At ang kumukuha ng mga yan, yung mga tinatawag nating DENREMB registered na transporters at TSD ng mga hazardous wastes. Hindi po pwedeng kung sino-sino lang ang kukuha ng mga hazardous wastes. Meron po silang kinukuhang kaukulang permit sa ating ahensya. Ito po ay para makasiguro tayo na yung mga hazardous wastes natin ay dinadala sa tamang lugar, yung mga TSD natin, kasi nagkakaroon pa po ng treatment na tinatawag. Pagkatapos ng treatment na to, sakalang natin sila pwedeng i-dispose o itapon sa ating sanitary landfill, kasi hindi na po sila hazardous after yung mga ginagawang treatment. Ano pa pong example nitong mga tinitreat na hazardous wastes? Kung hindi po natin alam, yung mga used vegetable oil natin ay considered na rin as hazardous waste. Ang code po nito ay I-102. Bakit naman kinoconsider na hazardous waste yun? E pinanluluto nga po natin, di ba? Dahil yan, sa hazardous siya sa environment rin natin. Kapag hindi maayos yung pagtapon nitong mga used vegetable oil, nagkakaroon ito ng epekto sa ating katubigan. Kasi alam naman natin na hindi maayos ang ating treatment dito ng ating mga domestic wastewater sa Pilipinas. Kaya dapat po ma-ensure natin na yung used vegetable oil natin, hindi lang natin tinatapon sa ating mga lababo or sa ating mga kanal. Dapat dinadala yan sa mga DENR registered na transporter, dadalhin nila sa DENR registered TSD facilities. Ano naman po ang ginagawa nila dito? Pwede po nilang i-recycle yan para gawing raw material, pwedeng gawing biodiesel. Yung mga infectious waste naman natin, paano yun tinitreat? Meron tayong mga technology na tinatawag. Merong microwave, autoclave, pyroclave, yung mga yan. Ito pong mga ito ay mga teknolohiya para ma-ensure natin na yung mga infectious waste natin ay hindi na infectious. Mamamatay na yung mga virus, yung mga bacteria at pathogens. Kaya pagkatapos po ng treatment, maaari na silang itapon sa sanitary landfill. Ano po ang magagawa natin?
para sa pagpapatupad ng batas na to bilang normal na mamamayan. Unang-una po sa kabahayan natin, kailangan i-segregate po talaga natin ang mga hazardous waste natin mula sa ating mga ibang solid waste. Tapos, alamin natin. Siyempre, kailangan alam po natin kung ano yung mga hazardous waste na ito. At pangatlo, pwede po nating i-share yung impormasyon kagaya nito sa ating mga kaklase, katrabaho, para maka-impluwensya tayo ng tamang pagtapon ng hazardous waste natin. Tatandaan po natin na itong mga hazardous wastes na to ay merong kaakibat na peligro sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Kaya marapat lamang po na sundin natin yung tamang disposal sa mga ito. Yun lamang po muna sa ngayon at sana po may natutunan kayo at inaasahan po natin ang kooperasyon natin sa ating maliliit na paraan, kagaya nga po ng pag-segregate ng ating mga basura para maging maayos po ang ating kapaligiran at in effect yung ating kalusugan din po ay maging maayos rin. Keep safe po tayong lahat at isang makakalikasang araw po. Salamat! Maraming salamat po, Engineer Lily, sa isang makabuluhang pagbabahagi ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga toxic chemicals at hazardous waste. Naway marami pong natutunan ng ating mga tagapakinig sa episode na ito. Asahan po ninyo ang patuloy na pagbabahagi namin tungkol sa iba't ibang paksa na naglalayong protektahan ang ating kalikasan. Hanggang sa susunod nating talakayan, maraming salamat po. Laging tandaan na ikaw, ako, tayo ang kalikasan.